Hello mga kaget loves, welcome back to my channel. So today's recipe, gagawa tayo ng isa na namang dish na kung saan ang tawag sa India ay chana. So ito ay chana masala, pero kung sa atin sa Pilipinas, ang tawag natin dito ay chickpeas. So ayan guys, ang chickpeas talaga ay maganda sa ating katawan at mayaman sa protein. Ayan, maprotina ang ating dish for today. It's good for pregnant women, sa ating mga anak, ay maganda po ito. So ayan guys, makikita rin ninyo habang tayo magluluto ay ang mga ingredients ay narito. So makikita ninyo isa-isa habang ginagawa ko ang ating dish for today. At guys, gagawa rin po ako ng puri na yun ang ipapartner ko dito. But then nagluto rin po talaga ako ng konting rice kung sakaling kulangin kami. So stay tuned! Ito po ang ating main ingredients, ang ating chickpea or chana. Ayan. Binili ko siya, dalawang lata yung ginamit ko guys. Ganito siya kadami. Ayan, malambot na ito guys. At ang susunod natin gagawin, o ayan, nag-chop na ako ng tomatoes. And also meron akong onions, ginger, dalawang onions ang inano ko na ito kasi pang toppings, iyon naman ay pang gisa. Meron din akong green chili at ang ating garlic. So, kung wala kayong mga spices na galing sa India, pwede kayong bumili nito. Meron ito sa kahit saang store dito sa Pilipinas. Ang Chinese 5 spice. Meron din akong cinnamon. Kung wala naman, pwede naman ninyong skip yan. And also, ang ating paprika para pampakulay sa ating lutuin. So, ayan guys. Nag-heat na ako ng oil. Itong aking ginamit na cooking oil, ang vegetable oil. Ayan. Sige, tayo ay mag-saute ng ating bawang. And also, idagdag na natin dito ang ating luya o ginger. Sunod-sunod na lang yan guys, ang ating gagawin. Ilagay na rin natin ang ating onions. Ayan. Ayan. And also, lalagay na rin natin ang ating green chili. Half lang muna. And also, ang ating tomatoes. Ayan. Ko, ang ganda-ganda talaga ng kulay ng ating mga tomatoes. So, ayan guys. Ang ating magpapasarap sa ating chana masala or chickpeas. O kahit naman na bala na kayo kung anong gusto nyong itawag sa ating dish for today. Nilagay ko yung mga spices. Wala nang sukat-sukat yan, guys. Ang ating cinnamon powder. Ayan. And also, ang ating paprika. Ayan. Hindi ako masyadong maglalagay ng mga spice, ng green chilies dahil pakakainin ko ang aking anak na baby. So, ayan, guys. Kapag nakita ninyo yung ating ginisang kamatis na naghihiwalay na yung oil, ay pwede na itong ilagay ang ating chickpeas. Ayan. Ilagyan ko rin to ng asin for taste. Ayan guys, as you can see, naghiwalay na yung oil. No? Nilagay ko na ngayon ang ating chickpeas. Ganyan lang siya. And then, of course, mag-a-add tayo ng kunting water, at least 1 cup of water para sa para lutuin pa natin yung ating chickpeas. Ayan. So, hayaan lang natin. Let's simmer for about 8 minutes. Yung mga 8 minutes, pwede na natin siyang hanguin, guys. Ayan, oh. Nako, mapapawaw na naman ang aking asawa nito. Ayan. So, let's simmer for about 8 minutes. Then, it's done. Ito na po ang ating chana recipe. So, as you can see, ang ating
ginawa ay very easy lamang guys. Pwedeng-pwede na ninyong gawin sa inyong tahanan. Mabibili lamang ang mga ingredients sa mga grocery store. So, ito na po ang ating chana masala maprutina. So, ayan guys, kung talagang nasiyahan ka sa ating recipe for today, please comment down below. And also, kung meron kang question, just let me know. Pwede nyo naman akong kontakin through your comment. So guys, hope you like this video. I-thumbs up mo na rin yan. At kung bago ka sa aking channel, please do subscribe and also share this recipe. Thank you guys. And also guys, ipapakita ko rin sa inyo kung paano gumawa ng partner nito na sinasabi ko sa inyo kanina. Yung ating puri. Napaka-easy din gawin. At alam kong meron din tayo dito sa Pilipinas. Napaka, kung ayaw naman ninyong sobrang carbohydrates like rice, pwede naman kayong, pwede nyong gayahin yung gagawin ko ngayon. So, ipapakita ko sa inyo. Keep on watching. So, ito yung ating whole wheat flour. Ayan. So, utay-utay lang yung pagbasa natin, guys. Gagawa lang tayo na parang dough. So, ayan siya. Pwede na naman ninyong i-round-round na lang sa kamay ninyo bago ito iprito. Kung wala kayong mga ano, yung bang, yan, yung masahan natin. So, ayan guys, magpiprito na tayo maya-maya. Tatapusin ko lamang ang aking pagmamasa o bilog-bilugin. Pwede rin actually itong gawin sa ating kamay lang ha, guys. Kung wala kayong masahan, ay huwag kayong ma-stress. Pwede nyo pa rin itong gawin sa bahay ninyo. Okay, guys? As long as na-round din siya, and then maprito talaga natin siya. Yun ang matter dito. So, ayan, guys. Nagpainit ako ng mantika. Ayan. Medium heat lang po ang ating oil kapag mainit na po yung ating oil. So, ayan. Ganyan lang ang pagprito natin, guys. Lulubo kasi ito guys. Kapag naglobo na siya, that means cook na po yung ating ating puri. Ayan. Usually sa India, kapag nagluto ng chana, ay talagang puri yung ating ipapartner. Pero dito sa Pilipinas, ay masarap na rin talaga guys sa rice. Kaya nagluto rin talaga ako ng rice dahil si Jeff ay maka-rice yung lalaking iyon. So, ayan guys. Diba bilog siya guys? Napakadali lang gawin at hindi naman siya kumakain o nagko-consume ng ating oil. So, ilalagay lang natin sa strainer para maano yung ating oil. Kung baga, wala tayong kitchen tissue. So, pwede naman natin i-ano siya sa ating... Actually, hindi naman talaga siya oily. So, ayan guys. Ang ating puri. It's almost done. And then, pwede na po tayong kumain. At iserve na ang ating puri with chana. Ayan, prutuin pa natin to. Antayin po natin maglobo. Actually, lumulubo siya. Ayan. Malutong-lutong kasi ito, guys. Pag pinatay natin sa chana, masarap talaga siya. Ayan. Ayan siya. So that's it. This is our chana with the rice and also chana with puri.